Hello sa mga kadot-dot ko dyan. Happy blessed day everyone. Kumusta na po kayong lahat sa mga kadot-dot ko. Ipaliwanag ko lang ano yung kadot-dot. Bago ko lang tong na... Yung kadot-dot is katulad ko na isang small YouTubers na nagdot-dot-dot din ng kanilang kapwa small YouTubers. At sa video na ito, is ito na talaga ang kinakahihintay ko. At bilang small YouTuber, nakakasaya talaga pag naabot ko na yung pinaka main goal mo na makakuha ka ng sahod sa YT. At ito, i-reveal ko na ang aking sahod sa YT. Paano ko kinikita? Kailan ko kinikita ang amount na ito? At bago ko ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, kung napadaan ka lang dito, don't forget to comment down below so malalaman ko na napunta ka sa channel ko. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click mo na din ang bell notification para ma-update kayo sa kasunod ko na video. At sa journey ko pala sa YT guys, nga gahagi ko dito is nag-umpisa ako noong July 12, 2019 at wala talaga akong kamuang-muang sa YT. Sa akin lang na basta kayo gagawa ako ng channel at yun, nakapagkaibigan ako through YT. July 12, 2019 nag-umpisa ako, tapos nakuha ko yung 1,000 subscribers ko sa loob lang ng isang buwan. At yung kinakamahirap na kukunin natin na requirements ni YT is yung 4,000 WH. Umpisa ako ng July 12, 2019 at nakuha ko yung 4,000 WH noong February 27, 2020. At yun, tuwang-tuwa ako guys nung nakuha ko yung 4,000 WH. Hindi ko ma-explain ang aking ang aking tuwa nung nakuha ko yung 4K na WH. At yun, nagkaroon na ng ads ang aking video sa channel ko. At kaano ko ganit kinikita yung revenue? Kasi na-monetize ako ng February katakusan at the following months, wala talaga akong kinikita guys. Kaya munti ko nang naisip ka na i-give up ko na tong channel ko, na nakakahirap tong ginawa ko. Hinagol ko yung WH, yun lang talaga ang pinakahirap, yung WH. Buti na lang may mga kaibigan talaga ako na laging nag-encourage sa akin na huwag mong i-give up yung channel mo kasi pinaghirapan mo yon. Shout out kay Arlen Meren. Hi sis Arlen, thank you sis. Lagi mong pa-encourage sa akin dito. Siguro naalala mo pa yon nung muntik akong nag-give up, lalo na pumasok yung pandemic. I-give up ko na sana yung channel ko. At yun, ginagawa ko pa naman kahit na from February kag-monetize ko, nagkaroon na ng ads ang aking videos. February, March, April, at saka May, talagang walay yung revenue ko. Wala talaga akong revenue guys. Kung may papasok man sentimos, tapos wala talaga. Kasi may gawasan yun every second or third of the month. May gawasan talaga yun. At walang natira. Kung check ko ng Google ko, Google AdSense account ko is, ang natira doon is 0.01. Yun lang. At buti na lang guys, hindi ako nawala ng pag-asa, pinagpatuloy ko hanggat sa nakasalamuha ko din yung isang kaibigan na may advice siya sa akin. At yun, workout ko pa rin ang aking channel guys. At yun, tuwang-tuwa ako guys kasi nung June, nalito na ako guys. Nung June, nakuha ko talaga yung $10. Na yung $10 guys ay yun na makatanggap ka ng pin. Yung pin is pinaka-importante yung pin kasi kung hindi ka makatanggap ng pin, hindi ka talaga maka hindi talaga ma-verified yung
ano mo, yung Google AdSense account mo. At yun, nakuha ko ang Google AdSense pin nung month of June. Tapos, katuloy ko rin, guys. Katuloy ko rin. At, kaano ko, bakit ito yung nakuha ko na sahod sa YT. Bakit ganito kalaki yung nakuha ko sa YT? Ilang buwan ba yung tinatrabaho ko? At magkano yun? Kaya, yun. Patuloy ko lang yung ginawa ang channel ko. Tinatrabaho yung channel ko, guys, kahit na nahirapan ako sa oras kasi ginagawa ko lang siya sa break time ko at sa gabi. Nagpuyat talaga ako, guys. At yung puyat ko naman is worth it. Worth it naman yung puyat ko kasi nakuha ko talaga na magkaroon ng $100, guys, is makapagsahod ka na talaga kay YT. I-release na talaga yon ni Google AdSense kung na-reach mo na yung $100. Yun talaga ang minimum na sahuran ng Google AdSense. At bakit ga na nagiging ganyan yung aking sahod kalaki? Anyway, guys, ang ginawa ko is nung time na yon, yung bank account ko na ginagamit ko doon nung nakatanggap ako ng AdSense pin, yung ginagamit ko ng bank account is ano siya, kumbaga na wala na siyang Visa, wala na siyang Amor. Nag-open ako ulit ng bank account na para lang talaga sa YT ko. At yon, naka-open ako ng bank account and ready na siya. Kaya yung revenue ko is naipon siya, guys. Excited naman ako, guys, na makakuha talaga ako ng sahod sa YT. At yon, release ko na ng sahod ko kasi sinisit up ko lang yung amount doon sa Google AdSense. Hindi ko siya sinit up ng $100 kasi kung sinit up yun ng $100, pag abot ng $100, i-release talaga yun. Kaya yun, sinit up ko siya, guys, ng $500. At yun, nagkaroon ako ng $598. Kung baga sa pesos, is yung pumasok sa bank account ko is 28,000. At yun, guys, so grand tuwa ko, guys, kasi hindi ko ina-expect na makakuha talaga ako ng sahod sa YT. Kaya sa mga baguhan dyan, kung nais nyong kumasok sa YT, magtiis lang at saka yung tiyaga, be patient, hintayin lang, darating ang time nakikita talaga kayo ang YT ay may kira talaga. Hindi ako nagmayabang sa sahod ko, guys, kundi binahagi ko lang sa inyo na ma-inspire kayo kahit sa mga pagsubok ngayon sa YT. Yeah, I'm so happy. At once again, maraming salamat pala sa ating mga legit supporters na laging nandyan sa mga palabas ko. Thank you. At sa mga secret viewers ko dyan na hindi lang sila nagko-comment pero nanood sila ng video ko. Thank you so much. At maraming salamat din sa aking kadot-dots. Hindi ko na lang i-mention kung sino kayo, basta thank you so much. Alam nyo na yon ang mga kapwa kadot-dot ko. At yun lang, guys, ang maibahagi ko sa aking sahod sa journey ko sa YT. Thank you. Have a good day, everyone. And keep safe. God bless us all. Bye, guys.